So what's up guys? For today's video ay tungkol sa pagsasara o pang-pag-shutdown ng kapamilya network natin na ABS-CBN. Ito'y kilala sa mga pinakamalaking kumpanya ng TV network sa Pilipinas bukod sa GMA. At kung ikay mahilig sa ganitong storya, make sure na ikay mag-subscribe sa aking channel for more videos. Kilala natin ang ABS-CBN bilang isa sa mga malalaking kumpanya ng TV network dito sa Pilipinas. Ngunit kamakailan lang ay naglabas ng utos ang gobyerno ng Pilipinas na ihinto ang ABS-CBN at tuluyan itong isara dahil sa issue nito sa kanilang prangkisa. Ang ABS-CBN ay kilala sa mga sikat na TV shows na ipinapalabas sa buong sambayanan. Ilan lang sa kanilang mga TV shows na nakahiligan ng lahat ay ang Showtime na entertainment sa tanghali at hapon at ang probinsyano na paboritong panoorin ng bawat Pilipino. Ilan lamang ito sa mga ABS-CBN shows na ipinabalabas sa kanilang network. Sa pagsara ng prangkisang ito, siguradong maraming mga artista o mga Pilipinong magkakaroon ng hinaing at masasabing sila'y mawawalan ng trabaho dahil sa hiso na ito. Magiging matumal na ang pagbibigay alim nila sa mga manonood at hindi na nila mabibigyan ng sapat na kasiyahan ang bawat Pilipino. Dahil sa isyu na ito, maraming nagulat at biglang nalungkot sa pag-shutdown ng kanilang TV network. Napakarami ng Pilipinong napamahal na dito at hindi maitatanggi na naging parte na nila ito sa kanilang pamumuhay. Lalo na't kasagsagan ngayon ng krisis at kailangan ng mga Pinoy ng mga sapat na impormasyon para sa kanilang kaligtasan. Ang ABS-CBN ay napasara dahil sa cease and desist order ng NTC o ang National Telecommunication Commission. Dahil sa kawalan daw ng prangkisa ng napasupa noong May 4. Ano nga ba ang cease and desist order? Ang cease and desist order ay nagsasaad ng isang legal na ipinapatupad na kautusan mula sa isang korte o ahensya ng gobyerno na nagdedirekta sa isang tao pang ihinto ang pakisasali sa isang partikular na aktividad. Nakatanggap sila ng isang hinto at disistang pagkakasunod-sunod para sa pagsasagawa ng mga hindi lisensyadong aktividad. Tinutukoy nito ang mga nalabag na batas ng TV network kaya napawalang bisa ang kanilang prangkisa. Ngunit sa kasalukuyan, ginagawa lang lahat ng Kongreso ang kanilang makakaya at gumagawa ng provision authority upang maituloy ang pagtatakbo ng ABS-CBN network sa bansa. Bukod sa lahat, hiniling rin ng ABS-CBN na ipahinto muna ang cease and desist order ng NTC dahil talamak pa rin ang krisis sa COVID pandemic sa Pinas at kailangan ng mga Pinoy ng mga impormasyon at tulong mula rito. Kaya ang CEO ng ABS-CBN na si Carlo Katigbak ay nagsalita sa issue na ito at sinabi niyang wala silang nilabag na batas upang hindi sila mabigyan ng renewal at humihingi ng tulong upang ipagpatuloy ang serbisyo ng ABS-CBN alang-alang sa 11,000 na workers dito sa naturang kumpanya at alang-alang na rin sa mga milyong-milyong Pilipino na kanilang binibigyan ng serbisyo. Lalo na sa pinakamatinding krisis ngayon na kinakaharap ng Pilipinas at bukod sa lahat, siya'y humihingi ng lubos na pagdamay sa lahat ng Pilipino. Sa mga salitang binigay ng CEO ng ABS-CBN, kikita natin na siya'y lubos na humihingi ng suporta kahit ganito ang sitwasyon ng kanilang istasyon. At patuloy pa rin silang maglilingkod hindi man sa TV, ngunit sa kanilang mga website para sa mga patuloy na daloy ng impormasyon sa Pilipinas. Sa tingin mo, ano ba dapat ang mangyari? Ipasara ba o hindi? Kung maaari, huwag naman sana dahil ang ABS-CBN ay parte na ng bawat Pilipino. Maraming shows ang kanilang inaabangan dito at lubos nang napamahal sa kanila. Kaya naman, sa pag-shutdown ng kanilang network, marami at madami pa rin ang magre-reklamo
at magkakaroon ng hinaing patungkol sa iso na ito. Ipagpalagay na natin na magkakaroon ito ng malaking epekto sa bawat Pilipino. Maaring mawawalan sila ng pagkakabalaan sa kanilang buhay. Kaya kung ikay mahilig sa ganitong istorya, maaari kang mag-subscribe sa aking channel at click ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest na news at trends na tulad na ito. Maraming salamat po sa panonood.